Wrong spelling ang puta. Alright guys, what's up? Yes sir mga kaibigan, this is your boy Glutens back at it again for another tutorial, basic tutorial for early gamers, mid gamers, newbies, and everyone. Alright, so pag-uusapan po natin today is diviner builds, mga tactics, PvP guides, mga tips and tricks, basicness, everything basic guys. Alright, so sisimulan na natin. First tip guys, para sa diviner, is kailangan nyo mag-increase ng health, HP, kasi kadalasan kayo ang gumigit na sa labanan at kailangan na kailangan. Masarap din to gamitin para sa Roland guys, sa mga group fights, kasi kaya niya mag-defend, kaya niya maging offensive, kaya niya maging support. So, ang diviner guys, since nung merge at nung update, grabe ang nilakas nila. Grabe yung pagkakabuff sa character na to. Para sa akin, kailangan nila i-nerf ng konti, kahit konti lang, para makasabay naman. Kasi guys, for me, parang ito ang pinaka-natural na kalaban ng BK, na hirap na hirap. Kahit ako guys, aminado ako, si Gluton, so kapag may kalaban na diviner, nahihirapan po ako. Kasi pansin nyo naman guys, yung heal, grabe ang lakas. Tapos yung mga skill, mga tawag dito, mga buff, root, silence. Pero hindi tayo nandito para mamuna ng openness. Nandito po tayo para pag-usapan ng build at kung ano nga ba talaga ang mga kayang gawin at mga kaya pang i-improve. Alright? So, basically guys, sa skill ng diviner, ano nga ba dapat ng uno mong ina-awake? So guys, kaya ko po kayo minamadali or pinaprioritize na magpa-level muna para makapunta po kayo sa master para po makapag-awake na kayo. Kasi guys, anong reason para mag-awake? Guys, pag may awakening na kayo, madadagdagan yung skill effect nyo. Na hindi lang basta-basta guys, malaki yung effect niya. Malaking tulong. Which is, parang ito. Kapag na-ups mo na to, yung healing ratio ng heal mo, madadagdagan ng 5%. Which is very big guys. Malaking ang 5% tulong sa heal mo. At saka malaking tulong yun sa combat para sa'yo. At saka para sa mga kasama mo. Kumbaga, magsusupport ka na. Defensive ka pa. Offensive ka pa. Diba? Lahat nasa sa'yo na. So, bali ito guys. Ito yung mga sinasabi ko ng mga kailangan mo. Kasi nga, pag nagmaster ka na, pwede mo ma-unlock tong mga to, which is very useful for everyone. Nag-increase yung excellency bonus by 5%. Malaking tulong yan guys, kahit 3 seconds lang, ang daming pwede mangyari dyan. Tapos ito, elemental damage multiplier, elemental damage multiplier ulit. Tapos guys, pag umabot kayo ng level 2, nagkakaroon ulit ng special na ano yan, may bleed, ganun. Parang ito, excellency bonus. Ito naman, ganun ulit, immune to slow. I mean, the farther na marating, kung ano marating nyo sa awakening guys, mas maganda. Paganda ng paganda yung mga effect ng skill. Ang kailangan nyo para makapag-awake guys, is etong libro na to. Secret skill book. Saan nito nakukuha? Guys, para makita nyo kung saan nakukuha yung mga item na kiniklik nyo, is pipindutin nyo siya, kunyari ganyan, diba? Ikiklik nyo siya, Land of Trial, World Boss, Demon Hunt Operation, Field, meaning na field guys, and sa mga map na Master Level and above. Ganon. So, pag titignan mo siya sa ibang frame, kunyari ito, kunyari kailangan mo ng gems. Oh, yan, gems. Saan mo makukuha yan? Punta ko ulit dito. Alright. So, wait, mali yata example ko. Hanap tayo ibang item. So, ito skill book guys, ganyan. Kiklik nyo siya, tapos pag kulang, kiklik nyo ulit. Kunyari ito, click natin. Boom, di ba ubus na? Click nyo siya, dyan yung makikita kung saan. Get. Alright. So, sa skills guys, ang diviner is very unpredictable. Kapag kunyari, sa silence, kasi hindi ko mabilang minsan eh.
dahil dito sa Silence at Root, guess nahirapan ako makipaglaban sa Diviner. Kasi unlike sa ibang character, sa Mage, unpredictable din yung stun. Sa Archer naman guys, kayang madali lang siya i-predict. Kasi makikita mo na yung form, kada bato niya, makikita mo yung ano, yung direction ng mga ng arrow niya. Tapos pag mag-heal, makikita mo rin. So bago siya mag-heal guys, ikon mo na, stunin mo na, o kaya lapitan mo na para ma-cancel. Same din dito sa Diviner guys, pag mag-heal siya, ganun din ng tactics. Lapitan mo na, tapos stunin mo agad para ma-cancel. Pag super close mo sa kanya, kaya makikita nyo guys, karamihan ng Diviner ngayon is, kapag nakikipaglaban is takbo lang ng takbo. Hit and run, ninja moves, kung ano man gusto nyong tawagin dun. Guys, it's a tactic, it's a strategy on how to defeat you. Kasi guys, delikado sila, alam nilang alanganin sila. So, gagawa sila ng paraan. Tulad ko guys, anong ginawa ko sa PK ko? Gumawa po ako ng style yung... Actually, meron na siya dati pero hindi po siya nagagamit masyado. Ang ginawa ko po kasi is nilevel up ko po yung Angel. Gumawa po ako ng way para po makasabay. Which is very effective naman na nangyari. Same goes for the ano archers and diviners, mages. Kapag nag-hit and run sila, strategy po yun guys. Huwag po kayo maaasa sa mga ganun. Kasi iba guys, talagang makikipagsabayan kasi pride daw, ganito, ganyan. Pero for me, that's how it is. It is what it is guys. Kasi kung range ka, ang ibig sabihin ng range guys, hindi ka ano, hindi ka close type. Hindi ka close range fighter guys. Hindi ka close makipaglaban. Hindi ka melee attacker. Alright? So, ganun talaga. Isa pa kang kinaganda na ito, pwede ka mamili dyan, no? May ma-counter damage effect pa. May silence, which is very useful sa mga kalaban. Ito yung... Ito bali guys, sa kanila wala silang stun. So, ang meron sa power deceleration. Ito yung tinatawag na root sa ibang laro. Pag na-root ka, parang si Root Trellen. Tama ba? Si Trent Protector. Yung SS niya, parang ganun guys. So, ito very useful din. Pang ano, grab ng kalaban, hindi makagalaw. Tapos mas silence ka pa. Kaya, for me guys, very effective sa PvP, ang Diviner. All in all, PvP, PvE, for, kahit sa anong ano, aspeto, kayang sumabay ng Diviner. Ang problema lang guys, hindi mo nga lang mapapatay agad yung kalaban kasi hindi siya ganun kasakit as much sa ibang ano. Depende siguro sa mga build. Kung maganda yung build mo, masakit ka. Pero ito guys, kahit patigasin mo lang ng patigasin ito, papatayin nito yung kalaban ng dahan-dahan. Which is very, very effective at nakakasar at the same time. So makikita nyo, yan po yung spirit na itong character natin, which is the Golem. Bali ito guys, itong character na ito, itong social type na character. Hindi po siya yung pang free to play lang basta-basta. Pero ang hindi discuss natin is, yun nga, mga budget lang, free to play styles. So eto nga guys, sa mga ano natin, sa mga items guys, sa early game, maghanap na kayo ng mga ganito yung itsura. Mga ganyan, excellence resist, 5% pataas, yung mga ganyan. Ganito po itsura ng mga maganda rin guys. Mga ganyan, death bonus. Ito okay yan kasi balance. So yan nga mga kaibigan, mga ganyan. Paano po kayo makakuha ng mga ganyang klaseng item? Guys, kadalasan po na magagandang item na may ano is minsan sa world boss, kadalasan sa altar, karamihan sa dungeon. Anong dungeon yung tinutukoy ko? Eto guys, etong mga to, everyday yan, iti-check nyo, bago nyo i-fuse, check nyo isa-isa. Siguro isipin nyo, ano ba yung nakakatamad? Well guys, ganun talaga, wala tayong magagawa. Or ang tingin ka sa market, pwede ka tumingin sa market, isa-isahin mo yan, yung mga orange, kung may magaganda. Pero bibihira, kadalasan makikita mo sa pinakadulo. Tsaka guys, pag maghanap kayo ng lucky strike na item, pwede ka rin kayo tumingin sa market. At tsaka kadalasan dito nyo pumakuha sa Dragon Lord Treasure guys, okay? Sa mga nagtatanong nung ano, eto guys, dito makikita. Sa lahat ng tutorial ko, babanggitin ko to para hindi nyo pumalimutan. Sa mga nagbabanggit, ano nga ba ang kalima? Mas okay ba yun para sa Diviner kasi nga makunat, diba? Pampakunat. Okay guys, pwedeng pwede yun guys, pwedeng pwede ganun magkalima. Pero mas ma-advise ko ang kalima is kapag yung color red na kalima sa ano, mga level R15, R14, R16,
yun po yung mare-recommend ko para sa inyo na kalima. Kasi bakit? Guys, mataas na yung mga bonus ng mga yun compared sa mga kalima na pababa. And hindi na po ganun kalaki yung difference compared po sa mga lower tiers. R14 at R16, hindi na po ganun kalaki yung differences. So, okay po. Next is stats, guys. Ano nga bang unahin mo dito na patataasin? Well, guys, gamitin mo kung anong available, guys, dito sa frame na to, sa outer tabs. Kasi nga, di ba, pag early game, wala pa tong mga nasa loob. More or less, kailangan maging master ka muna bago mo magalaw yung mga yan. So, ang una mong anahin, yun nga, eto, guys. Eto ang unang pag-iipunan mo yung mga item na yan. Yan ang pinakaunang i-develop mo. Hunt agad. Tsaka, sa early game, guys, kailangan nyo ng ultimacy. Ano ang ultimacy? Guys, yan yung unique skill nyo na pwede nyong palit-palitan. Which is eto. Yung mga ganyan, yung mga nasa, yung mga kulay blue sa red, sa gilid ng skill. Yung mga ganyan. Saan makakuha ng ganyan, guys? Dito po tayo makakuha ng ganyan. Punta kayo ng store. Pick diamonds. Punta kayo ng normal. Tapos yan, ultimacy chest. Yung iba din, dito sa warrior shop, ultimacy. Yan po. Guys, alam nyo ba, napakaswerte nyo ngayon kasi dati, kapag nag-ano kami, nag-hunt kami ng ultimacy, sobrang hirap. Tsaka kadalasan makikita mo siya sa bidding, which is umiikot sa lahat ng alliance. So, sobrang hirap, guys. Isipin mo yun, ilang player nyo nag-aabang dun. Yung isang skill dati, umabot ng 1,000 dice or more. Ganun kahirap. Kaya, yung iba nagsasabi na, boss, ang hirap naman hanapin yan. Guys, sobrang dali na. Kaya, huwag na kayo umangan, ha? Joke lang. So yun, guys, next naman sa spirit. Ito, guys, social kasi ito eh, kaya ganito. Kita nyo naman yung relation. Pangyayamanin. Pero pag hindi pa kaya, guys, wala pa kayong ganito, mag-purple muna kayo. Bakit purple, guys? Ang purple relation is all in. May pampatigas siya, offensive, defensive siya, tsaka support din. Kahit ano, kahit purple lang siya. Ang kailangan lang gawin, guys, kung magpa-purple kayo is dapat star 5 siya. Star 5 nyo para magamit nyo naman yung active skill plus harap din kayo ng purple na good stats. Alright. Dito naman tayo sa Heart of Spirits. Guys, ano ang magandang combo ng Heart of Spirits? Eto na po siya, guys. Kaparehas rin po yung sa kay Glutons, mapapansin nyo. Kaso eto, guys, hindi pa siya ganun ka... Hindi pa siya na-level up ng to the point na okay na rin. Pero, guys, eto, para sa level niya, which is almost 3 months gaming lang, it is very, very good kasi social nga siya. Top up player. Para sa mga free-to-play player, anong mga technique, guys? Guys, mag-spirit ruins lang kayo everyday. At saka kung sakaling mag-avail man kayo, magta-top up kayo, guys. Meron kayo makikita sa Grand Store. Nagpapalit-palit po kasi ito, guys. May makikita po kayo dito AA pack. Kaya dapat everyday tine-check nyo to. Kasi minsan-minsan lang po lumalabas yun. AA pack na yun. 50 pesos. 100 pieces na HOS. Plus 300 pieces na accessory. Sa pang apps. Bali 300,000 po yun dyan sa upper right na yan. Plus, may feather pa na upgrade na 100 pieces. Which is very useful. Plus, kasi nga, kaya sa AA pack, meron kang AA piece din na isa. Alright. So, bali, eto nga po, guys. Diba, nabanggit ko. Sa, ano, purple ka muna kung wala pa. So, eto po, guys. Makikita nyo, maganda rin talaga yung, ano niya. O, diba? Kinulang lang siya na isang star. Isang rank up. Okay na sana yan. Panalo yan, guys. So, next naman, guys, sa ano, sa skins. Guys, maghanap kayo ng skin na bibigyan ng reduce or resist, damage absorb. Tulad ng mga ito. O, diba? Papansin nyo, puro damage absorb tsaka resist. So, ayun. Kapag nag-invest kayo sa skins, guys, malaking tulong yan. So, bali, ang ginagawa ko ngayon, guys, hindi ko sinasabing gayahin nyo itong build na to. Ang sinasabi ko, guys, pinapakita ko sa inyo yung guide kung saan mga resources at kayo na bahala bumuo. Kasi hindi pwedeng pare-parehas tayo ng build. Kasi hindi ko naman masasabing ito yung pinaka-the best, diba? Kumbaga, binigyan ko kayo ng pagkain, ng ulam, ng mga resi, ng tawag dito. Paano ko ba example ko? May laman yung rep. Siksik sa laman yung rep.
eto guys, eto yung mga resources natin. Kayo na lang bahala magluto. Kumbaga, kayo na bahala mag-build. Diba? Napaka-simple guys. Tapos, eto na, sa mount. Guys, itreat nyo tong, etong riding suit guys, itreat nyo to as your main set din. Kasi kailangan nyo yan. Tulad na ito guys, oh, diba? Malaking tulong yung mga yan. Kaya kailangan hanapan nyo rin to. Saan to hanapin pang mga items? Ito? Sa dungeon din, same as sa gears nyo. Tsaka dito guys, isang tip din, kailangan nyo awake tong mga to. Kahit sa isa lang. Kasi tingnan nyo yung binibigay yung each. 2% damage absorbed. Damage resist, 2%. 20,600. First level up mo pa lang yan. Ilan to? 5. Bali 100,000 plus lahat. Tapos 2, 4, 6, 8, 10. 10% absorb, 10% reduce. Guys, ang laking tulong nun. May attack pa na 1,500. First a week pa lang yan. Anong pang ups dyan? Eto God, Orc God's Soul Crystal. Saan yan makukuha? Ulit, tignan natin. Sa right side, yung Get, Alliance Shop, Abyss, Lost City. Dyan nyo po siya pwede makuha. Tsaka War. So next, saan po tayo? Sa glyphs guys. Same sa mga ano. Yellow. Huwag po kayo magre-red glyphs pag hindi nyo pa kayang i-red lahat. Kaya stay muna sa yellow para magamit yung ano. Bonus stats, which is nandito sa baba. Ito po ang bonus stats. Alright. Yung kulay red na yan kung ano yung tatanong nyo. Guys, yan po ang makukuha nyo yung bonus stat kapag nag-merge kayo ng red glyph. Okay? Alright, so next. Sa alliance, ano bang ano? Para sa akin guys, parang di na ganun ka-effective to. Pero try pa rin natin kasi kahit pa paano, may tulong pa rin. So guys, pag sa ano, try nyo i-level up tong HP bonus. Laking tulong po yan. Sa konting alaga, may ano ka na, 9.3%. Alright. Tapos flea hit guys. Lagi ko inuulit to sa lahat ng tutorial ko. Flea at hit ang pinaka-essential na stat dito sa game na to. Hindi siya mahihiwalay yung bracket kung hindi kundi effective yan. Hit guys, lessens the chances of being... Ano ba? Hit ba yung sinabi ko? Flea? Flea guys, lessens the chances of being killed. It prolongs your survival guys. Kumbaga pinapatagal nito yung buhay mo. Sa ano guys, sa hit naman, guys, pinapataas nito yung chance na tumama lahat ng ano mo. Lahat ng bira, lahat ng skill, lahat ng normal hit. Pinapataas nito yung chances guys. So, ano ba yung sinasabi nila? Boss, mas mataas yung hit ng kalaban sa Flea. Okay lang yan. Kasi ang rason dun guys, kaya mo to inaano. Kung mataas yung Flea ng kalaban, ang chance mo lang na makatama is, eto guys, yung hit mo na yan. Yan ang pinaka chance mo para makaano ka. So paano na lang pag wala pa yan, hindi mo ina-ups yan. E di wala na talaga. So at least meron ka. Dapat tinapataas mo yan everyday. Kasi everyday nagpapataas din yan sa kalaban. Alright. Base stats guys. Huwag po kayo mag-alas sa base stats. Kasi as you upgrade each and every tab, mag-increase po yan. Ano po ang pinakamadali para mapa-increase yung mga yan? Ulit guys, sa skins. Weapon skins. 200 weapon skins. Guys, mataas magbigay ng physical attack yun. Or magic attack. Alright. So sa ano, pink diamonds. Ito yung sinasabi ko. Para sa inyo naman. Ito ba yun? 21. Ito guys. Enchant. Bilhin nyo yan. Enchant nyo yan. Magkakaroon kayo ng orange stats dyan. So sa PvP tactics guys, ano nga ba talagang pinakamalupit na technique? Guys, mag hit and run technique kayo kung matigas naman kayo kahit tumayo lang kayo dun. Pero maganda kasi sa hit and run, hindi ka basta-basta masustun. Hindi ka basta-basta marurot. Pag diviner din, hindi ka rin basta-basta masasilence. Hindi ka rin basta-basta matatamaan. Which is very advantageful. O advantageful, may ganun ba salita? Basta yun. So pag mag-heal kayo guys, try nyo huwag matamaan. Parang feeling ko mas mataas yung HP na ano dun eh. So guys, ang pinaka-goal mo sa early game is makatapak ka talaga ng master para makapag-ipon ka ng talent points. So guys, ito ang talent points na build ng diviner. Alright? Sacred, damage absorb. Yan. So ito guys, may ilang points na to. May 16 points na siya.
So ito po ang effect ng kanyang talent points. Unang-una guys, para sa akin, primary build talaga ang Sacred Sanctuary. Secondary itong mga to, Berserk tsaka Holy Defense. Alright, pag 15 points ka na, naka 15 points ka na sa first 3 mo, pwede ka na lumipat. Okay, paano makapag-ipon nito guys? I-click nyo yung nasa lower left yan, plus, tapos yung XP na buo mo, makikita nyo yung kulay green na maliit dun, yan po yung kaya niyang i-accumulate na or i-fill up sa bar na to. Kasi guys, yung XP bar na to, yung EXP spent, mas malaki po yun sa XP bar nyo na kulay yellow. Alright, so for me, mag-ipon din kayo ng maraming title. Saan po ito nakukuha, mga title? Kadalasan sa mga event. Ay, so ayun po, ito po, rank 11 na siya, so may 36 damage reduce. Basic na basic, alam nyo na yan. Yung iba nagtatanong guys, huwag sa master bakit hindi nag-evolve. Dito na papasok yung hold level guys, kasi para nga sa talent points. Huwag po kayo mag-hold level sa divine, kasi pinapatagal nyo lang po yung beast po na nag-i-increase na yung level mo, may iba ka ng resources, yung inner stats mo nagde-develop. No-hold lang siya. So ayun guys, that would be it for now for the diviners. I hope I helped kahit konti lang. So wings naman, anong unahin natin? Ay, infusion guys. I mean, wings, develop mo muna kahit R10, tapos banata mo na ng infusion. Or kung pag nakikipag-compete ka sa wings, guys, tadaran nyo lang to. Paano kayo makakuha ng ano, pampano ng wings guys? Sa pink store, sa home server, pink store, sa cross server, bale 400 pieces na yun. Sa ally points, 120 lahat, 60 pieces. Sa home server, 60 pieces ulit sa cross server. Alright? Awakening guys, tsaka nyo na ito gawin. Elemental purposes, itong awakening. Tapos itong feather naman is for, you know na, basic stats, character development, hit and flee. Alright, so that would be it. I hope you guys enjoyed watching. That would be it for now. Gluten's out, boys. Cha-ching.